Anong naiisip mo kapag sinabing krus na bigas? Maraming boarding house at mga murang kainan. Maraming tao, tsaka mukha silang masaya parati. Sa krus ka na guys, maraming mura, tsaka masasarap na pagkain din. Krus na laga, sobrang daming bata, tsaka magulo. Dahil yung mga tao, medyo rowdy, medyo magulo yung community. Maraming kainan, maraming tao, at magulo. Iilan lamang yan sa mga narinig nating pagtingin tungkol sa Krus na Ligas. Ngunit ano nga ba ang Krus na Ligas para sa mga nakatira mismo rito? Panahon pa lang ng Kastila, nakatirik na ang Krus na Ligas. Sa katunayan, naging mahalagang lugar ito para sa mga katipunero. Sa Spanish Tepa, Krus na Ligas naman yun. Sa matter of fact, dito nga nag-quartes ang dispiripasyon during the revolution. Noong taong 1975, 30 pamilya pa lamang ang naninirahan dito. Nagpalawak sila ng kanilang mga teritoryo at lupang sinasaka. Ngunit hindi sila kumuha ng katibayan ng kanilang pagmamayari. Hanggang sa 2 ng Abril, 1949, ipinagbili ni Elpidio Quirino sa halagang piso ang KNL sa UP. Dito nagsimula ang mga hatol na informal settlers ang mga taga dito sapagkat ang titulo raw ng lupa ay nasa universidad at wala sa kanila. Totoong masikip ang daan at magkakadikit-dikit ang mga bahay. Sapat upang mapagkamalan itong informal settlement ng iba. Ngunit sa loob ng halos 5 dekada, sinusuportahan ng komunidad na ito ang mahigit kumulang 2,000 pamilya. Yung kung mayroon mga bago dito, hindi na ganun mga 1970 sa dito na yung karamihan. Pero yung kami mga lito, Spanish type pa dito na. Ito si Robin Bustamante, 19 gulang, nag-aaral sa UP at isang residente ng Krus na Ligas. Sa loob ng 2 paninirahan sa KNL, saksi siya sa araw-araw na kalakaran dito. Second year yata ako nung unang tumira dito. Una medyo malapit pa dun sa may gawing maginhawa. Tapos lumipat na ako dito mismo sa pinaka halos gitna na ng KNL, yung Baluyot Street pa mismo. Simula nun, parang hindi na talaga ako, hindi ko na naisipan na siguro na mag-apply pa ng dorm or lumipat ng ibang barangay. Talagang dito na ako tumira talaga. Unang-una, sobrang lapit lang niya sa UP. Kasi wala nga dun sa boarding house namin, tanong mo na KNL, ayan lang yung sente. Tapos pangalawa, ang daming kainan. Kasi laging ang bili ng magulang ko sa akin, kumain daw ako lagi. Tapos, ayun, marami namang kainan dito. Mura pa. May simbahan, paaralan, clinics, health center, mga kainan, internet cafe, at talipa pa sa loob ng komunidad na ito. Kung kaya naman nananatili ang pagiging self-sustaining na katangian nito. Talaga, parang pag nagtagal talaga, nakikilala mo yung mga tao kasi nasa labas lang talaga sila. Tapos, meron ding mga ibang characters din na parang lumilito. Tungo sa lahat, kaya dito marami talaga tumitira. Malapit sa school, malapit sa hospital, malapit sa palengke, malapit sa mall. So yung mga tao talaga, willing na willing dito ang tumira. May nangingibabaw na pagtanaw na delikado sa KNL. Ngunit taliwas naman ito sa pagtingin ni Robin at ng iba pang mga residente nito. 2 taon na akong nakatira sa KNL. At lagi akong gabing umuuwi, minsan madaling araw pa ako umuuwi, mga tipong 3:00 na ng umaga. At parang ni minsan hindi ko naman naramdaman na napiligro ako o parang naramdaman na kailangan ko itago lahat ng gamit ko baka manakawan ako. Actually, napakatahimik yung lugar namin. Kaya nga yung mga estudyante, in particular mga IUP, pag tinatanong ko sila, talagang mas komportable sila manirahan dito. Dahil nga doon sa mga tao, very friendly naman. Mas dito sa lugar namin kasi, kaya galing yung aming magkakapit bahay, magkakilala na.
Kasi dahil doon sila yung matagal na magkakasama, talagang kahit sila yung mga nagiinom, halimbawa, nagiinom ba sila, magkakapit ba, hindi sila nagigulo-gulo. At talagang malabas ang pagkakilala na nga. Bukod dito, dahil malapit ito sa mga batayang institusyon, mas maiikling oras ng biyahe ang kailangan gugulin ng mga tao, lalo na ng mga estudyante. Marami ring moda ng transportasyon ang maaaring pagpilian. Sa matter of fact, marami na rin mga gusto nang bumili ito ng proper. At marami rito nag-go-board. Yung mga hindi lang mga student, pati yung mga ibang lugar. Kasi malapit sa lahat ng tao. Sa kabila ng mga negatibong pagtingin sa Cruz Naligas, nananatili pa rin itong isang ideal na komunidad. Makikitid ang mga daan at magkakadikit ang mga bahay at gusali, pero dahil din dito, naiiwasan ang mga krimen at nananatili ang pagiging residential at self-sustaining na katangian nito. Sa hulit-huli, ang isang ideal na komunidad ay nasusukat hindi sa kung gaano na ito kakomersyalisado, kundi sa kung paano nito kinakalinga at inuuna ang kapakanan ng kanyang mga residente.